worth daw ng cake kasi liit lang daw ng tablet. Hindi daw worth it yung binayad niya. Kung pwede daw, laki-lakihan ko since Tyro na nga lang daw yung bottom. Kapag mamalit ang cake, kailangan ba mura ang singil sa kanya? Paano kung customized naman yung cake? Ibig bang sabihin, baliwala na yung effort, yung time, yung skills, and yung materials kasi ang mahalaga ma-provide lang yung cake. Madali lang talaga magpresyo base sa nakikita. Pero during process time, doon yung makikita at malalaman na hindi dapat pala ganun ang mindset. Sa lahat naman ng bagay, walang madali. Lahat ay mahirap. At isa na doon yung paggawa ng customized cake. Sa paggawa ng cake, hindi lang yan basta cake, spatula at scraper. Behind the mga yan, maraming mga gamit ang kailangan. Hugasin na ligpitin. Baking pans na ang hirap kuskusin. Oven na malakas sa kuryente. Workspace na wala na mapaglagyan. Oras na ginugol. Skills na pinag-aralan. At marami pang iba. Hi, Sisi, so balik na pala tayo sa paggawa ng cake. Tunay naman na napaka-cute ng cake na to. Yung size pala na ginawa ko dyan ay 5x4 yung bottom. Then 4x3 yung cup. Mahilig daw sa pastel yung celebrant. Kaya yung icing color ay ginawa ko na lang na cream. Para ma-achieve yung color na yan, gumamit lang ako ng konting brown and konting yellow food color. Sa way ng stacking, naglagay lang ako ng sticks, dalawa, para hindi sila maghiwalay. Hindi na rin ako naglagay ng dowel and board sa middle since styro naman yung bottom. Kaya naman na kasing buhati ng styro yung weight ng cake sa taas. Mahirap lang kapag malaki yung tiered cake. Tapos styro yung bottom, then edible yung cup. Medyo complicated siyang hawakan or buhatin. Kasi yung weight or yung bigat ng cake ay nasa taas. Kapag hindi maganda yung pagkakasta at nagkamali ng buhat, may tendency na yung bigat sa taas ay matumba. So balik tayo sa cake, si celebrant daw ay mahilig mag-travel. Kaya naglagay tayo dyan ng travel na topper. At syempre dahil girl siya, maglalagay tayo ng other decorations. Like artificial flowers, gold balls. Hindi ko lang sure yung tawag dun sa isa na nasa topper. Then girl topper. Since rush ko na nga nagawa to, hindi na ako nakapag-print ng pero okay lang dahil nagustuhan naman to ni celebrant talaga. Wala talaga nagre-reklamo, eme ko lang yun kayo naman. So ito na nga, ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga ka-cute yung cake na to. Kasi laki lang talaga siya ng kamay ko or malaki lang siya ng konti sa kamay ko. Sa mga gusto ng tiered cakes pero budget friendly lang, eto na guys, pabook na kayo. So ito na nga, zoom out natin and nilapit natin yung tablet para makita nyo kung gaano lang yung siya. Yung owner pala ng cake na to, syempre walang iba kundi maganda kong kapatid. Hindi ko na siya ginawang all edible since hindi talaga kami mahilig dahil sa nga cake. Ako ay nagawa ng cake at kapatid niya ako, eh umay na talaga kaming and lahat. Happy nga ako kasi nagustuhan ng kapatid ko. And syempre nakantahan at nakapag picture taking na nga kami pagkabigay niyan. Happy birthday to you. Nagta-travel ka eh. Yes! Monga! Hindi ko anong design na ano sa'yo. Wala akong maano. Edible ba itong taas? Ah, yung taas lang. Vanilla. Happy birthday to you. Happy birthday. I wish that we will all succeed in life. Yay!